good morning mga pork chop. Tapos mag-walking lang ako. Tsaka parang jogging na rin. Sa labas kasi hindi na tayo naka-quarantine eh. Pwede lang tayong pwede na tayong lumabas. Pero yun nga, itong exercise lang, jogging at saka walking ang pwede. Kasi tapos kailangan magiging din sa social distancing kung merong mga ibang nagja-jogging. So yan, iikot muna ako. Babalik ako mga 10-15 minutes. Yung iikutan ko yung park na malapit sa amin. Yan. So tara. Uy, nakalak pala. So yan, iikutin natin guys. Iikutin natin yung park na malapit sa amin. Tapos mag-walking tayo. Walking, jogging. So dyan tayo labas. Pero dito tayo mauna. Kasi ngayon makakalabas na tayo ng bahay eh. Pwedeng pwede na. Tara. Dandan lang tayo. Tayo. Tandaan mo yung dinaanan to. Ayan guys, tatakbo ako. Wala yung mga baka ngayon. Dapat nandito eh. Tapos yun nga yung sabi ko sa dati kong vlog, yung mga estudyante dito tinuturuan din ang mga farming. Yun nga, tapos may mga isit, may tae, tae ng ibon, dami ah. May kalapati, may mga tupa doon sa dulo, yan o. Mga tupa doon o. Diba? Yan. Makapahinga na. Takbo na lang tayo guys. High school kasi ito guys. Itong yung school na to. High school. Tapos, kaya pwede na silang maturuan ng mga farming. So mamaya ipakita ko sa inyo yung gubat na lagi kong dinadaanan pag babalik na akong trabaho. Tapos doon din yung train station. Maraming nagja-jogging ngayon guys, nag-walking kasi yung ibang mga company walang pasok. Kaya may time na makapag-jogging sila. Yan yung high school na dito. Yan. High school. Yan yung bus ng Queensland guys, yun ako. Tapos karamihan ng mga tao dito, card na ang ginagamit sa pamasahin ng bus. Tapos meron guys, oh, nagja-jogging din sa kabila. Yan. Oh. Ako mahina na yung hangin ko. Pag inahabol ako ng aso, wala na. Makagat na kasi nawala ng hangin eh. 14 ako. Kaya medyo
kulang na sa hangin. Ayan guys. Tingnan niyo yung open park ng school. Sobrang laki oh. Ayan. Sobrang laki. So doon tayo sa kabila dadaan. Kasi dapat din nagsisurket ako pag may dala akong bag eh. Akay-akay ko lang galing sa bahay. Tapos pag dito kasi na way malayo, kaya doon ako ano, dadaan. Tapos dito may football field dito. Ingay ng ano to, crow. Ay, guys, may magandang ibon. Silipin natin. Lapitan natin, guys. Ayan o. Ayan, guys, oh. Sana hindi lilipad. Sobrang ganda niya, oh. Yan ang makulay. Hindi ko alam kung anong ibon yan, eh. Ayan o. Ibon, ganda. Uy, parang may sakit. Hindi sa ulo. Ganda o. So, meron pang dalawa. Ano sila? Ganda. Parang parot. So ito yung ano guys, ito yung football field, tapos pwede din rugby field nila, tapos dito din may naglaro ng cricket, dyan yun so, dito, sobrang laki, yan, oh. Pag tuwing weekend, Sabado at saka Linggo, punuan to, ito dito, punong-puno, yan silipin natin ha. Pwede naman tayong sumilip eh. Wala nang bayad. Ito, pag-aari ng government to guys. Yan. Diba? Sobrang laki. Dahil sa issue ng COVID ngayon, walang ganong naglalaro. Yan po siya guys. Tapos doon mayroong tennis court doon sa kabila. Yan o. Tennis court yun doon. Mas tingnan nyo naman yung field o. Oh. Oh, sobrang laki. So kung nasa Pilipinas pa to, marami nang ma-enjoy dyan maglalaro. So balik na tayo sa kalsada guys. Dito pag may pasok at saka may trabaho, punuan to yung mga parking dito hanggang dun sa dulo. Punong-puno, mahirapan ka kumuha ng parking kasi dito kasi madalas ng mga tao iniwan yung sasakyan nila sa parking space na malapit sa train station. Tapos maglalakad na lang sila sa train station. Tapos sasakay sila ng train. Yung sasakyan nila nasa parking lang. Babalikan lang nila yon pag uwi na. Tapos nakakasave sila ng pera kasi sa city sobrang mahal ng parking sa city, $5 per hours. Tapos minsan din merong ibang parking na ang charge nila ay $18 per hour. Kaya ang ginawa ng ibang mga tao, iniwan na lang nila yung ano, sasakyan sa malapit sa train station. Kasi dito sa amin ano, mga nasa 1 hour papuntang city gamit ang train, pero magdadrive ka makukuha mo ng 35 minutes kung hindi ganong traffic. So tingnan nyo yung parking area guys, oh. Yan empty, hindi dapat kasi yan ang mga 50 na sasakyan dyan eh. Oh, yan pa yung open space guys, oh, na ground na pwede kayong
maglaro. Tapos ito pa, sobrang laki, open ground din to. You know, open ground din. So, pag dinadala ko yung sasakyan ng asawa ko pag papunta akong trabaho, dito ko siya pinaparking. Yan, dito ko pinaparking. Madalas punuan sana ng ano to, sasakyan. Kaso lang ngayon, walang ganong sasakyan. Kasi, walang mga pasok. Dahil kay COVID. Tapos ito na yung gubat, guys, na madalas kong tinatahak pag papasok na ako. Dinadala ko yung bag ko. Yan. Yung gubat, guys, oh. Yung gubat na yung papuntang train station. Kami nag-abot yung hininga ko. Ay, ay, ay. Wala na talagang hangin. Mayroong ano? Mayroong ambon. Naambon na yung cellphone ko. So, ikot. Ah, ikotin natin. Ito, guys. Kala ko ahas. May ahas nga. Guys. Yan. Alis na kapag-walking ako ngayon. Wala. May bahay ng Dwindi. Doon kasi sa probinsya, tinatawag to sa amin ng bahay ng Dwindi. Pagkakita kami ng ganito, pasilip ko sa inyo. Ganyan, guys. Oh. Bahay ng ana yan. Eh. Baba isa. Oh. Andun. Andun mo, anbo na. Anbo na. Medyo lumalakas na yung ambon, guys. Yan. Yan yung tatahakin ko ngayon. Malapit na tayo sa train station, guys. Oh. Ay, ay, ay. Oh, tingnan nyo. Sa maliit na gubat na nilalakaran ko. Yan, oh. Oh, papuntang train station. Yan. Yan, guys. Yung maliit na gubat. Tapos malapit na tayo sa train station, guys. Yan yung train station. Yung balitang-balita na i-renovate daw. Tapos hanggang ngayon, wala pa. Tapos, dahil election sa amin nung, dito sa amin nung nakaraang ano, nakaraang linggo. Tapos, yung councilor sa area namin, walang ibang tumatakbo. So, siya pa rin yung mananalo automatic. Kasi siya yung ano, dating concealer. Tapos ngayon, ginawa ko, nag-message ako sa kanya kasi nahirapan ako dyan sa ano, sa akit baba dun sa ano, sa hagdanan. Pag may malita ako, galing akong minahan, lilipat ako sa kabila. Kasi, oh hindi, pagpapunta ko ng city sa airport, walang problema kasi dito lang ako na side. Pero pag pauwi na ako galing sa minahan, pauluwi nito ng bahay, ano, well, bubuhatin ko pa yung 25 kg ko na ano, 25 kg ko na maliita dyan sa hagdanan na yan, o oh. Kita nyo yan, sobrang bigat yan, binubuhat ko dyan sa hagdanan na yan. Tapos nag-message ako dun sa councilor na kailan ba yung mangyayari yung update ng ano natin kasi magdadalawang taon na hindi pa nangyayari. Tapos ang nireply niya sa akin, sininan lang niya ako ng website ng government na update dun sa ano na sa train station yung kailan mangyayari. Eh tinatamad din akong basahin kasi sobrang dami yung ano eh
isa-isahin mo pa kung saan station. Tapos sobrang dami. Yung iba, sinimula na. Itong sa amin, wala pa. Yan o, the cabin station. Sobrang simple lang. Yung iba, may elevator. Tapos may shade. Ito na may shade, pero parang yung container van lang. Kaya hindi ano. Tingnan nyo yung car park guys, oh, sa train station. Usually puno yan, pero ngayon empty. Dati guys, nung nagkatrabaho pa kami ng kasama ko sa bahay dun sa cafe, umagang-umaga nilalakad namin to papuntang bahay, shortcut. Kaso lang wala pa tong pathway na to. Tong pathway na to, wala pa to. Bagong gawa lang to eh. Kasi may naglilikramong mga estudyante na paggabi na sila nakauwi, walang pathway. Tapos pag-iikot sila doon, sobrang layo. Sobrang layo. Ito kasi shortcut to. Kaya gumawa na sila ng pathway na temporary. Yan o. Temporary lang to eh. Yan yung dinadaanan ko ngayon. Dati wala to. Diyan kami dumadaan sa kalsada ko, sa gilid-gilid. Kasi ito, ano to eh. Yung mga yan. Ano pa yan? Parang damuhan. Nakakatakot, umapak. Baka mayroong ahas. Yan guys, may. Ay! Ayusin na guys. Kasi yan o. Nag-set up na sila ng mga office. Yan o. Bago yan eh. Wala pa yan, so ayusin na siguro. Mag-set up na sila ng mga offices. Ayos pala. Oh, may mga CR na ng mga workers. Oh. Ayusin na nga. Ayos. Maganda sana dito na nila ilagay yung bagong station para malapit-lapit na. Ayos pala. Galing. Sana matatapos na yun. Kasi hirap na hirap ako dyan pag magbuhat. Yun yung train guys. Oh. Yung train. Kita nyo. Oh. Yun yung train. Yun guys yung dinadaanan ko. Paggabi nakakatakot pa rin ko kasi walang ilaw eh. Pero at least magagamit mo yung cellphone mo na pang-ilaw. Tapos dito sa bandang unahan, nakakabadtrip dyan kasi may aso na malaki. Tapos yung fences niya, tabi lang ng, ano, ng pathway. Ito. Eh parang pag nagalit yung aso, parang dadakmain ka na, parang kakagatin ka. Ayusin na nga to. Kasi wala pa yan dati. Oh. Ayusin na ngayon. Galing ha. Sana. Maayos ang nila yan. So, ito na lang yung lumang station na hindi pa nagalaw. Na improve nitong mga ano. Improve. Bisaya talaga. So guys, malapit na tayo sa ano. So, yan pa guys, ang hirap kayang pumasok dyan. One car lang pwede dyan sa ano yan, yung lusutan na yan. Ang hirap. Oh, ito malinis na rin, no? Oh. In-improve na rin nila. Yan. Kasi dati wala din yan eh. At least, na-improve na. Yan, oh. Hirap. Ito na yung nakakatakot ngayon. Malapit na tayo sa bahay na may malaking aso. Sana hindi tayo makagat. Laki eh. Yung katawan pa ng aso, parang dalawa yun, isang maliit sa isang malaking aso. Yung katawan ng isang malaking aso, parang mataas pa sa bakod. Tapos barbed wire lang yung bakod. Ganito lang, oh. Yung bakod, oh, barbed wire. Eh, yung aso, mas malaki pa eh. Eh, ito pa, lapit na tayo. Sana wala yung aso, guys. Sobrang laki. Mapapatalon ako dito eh. Lapit na tayo guys. Sa may aso. Ayan na guys. Dito na tayo sa may bahay. Sana wala yung aso. Ito yung bahay na to.
Tingnan mo na yung bako do. Oh. Lapit-lapit lang oh. Oh, ayan. Yan. Tapos yung aso, sigurang laki. Buti wala ngayon. Kasi parang tatalon yung aso. Sigurang laki. Ay, salamat. Wala yung aso. Ah, binakod na lang nila to. Kinuha na siguro ng government. Makipot pa yung daan na to. Yan o, inikutan ang sasakyan na yan. Makipot, yan o, yan. Sobrang kipot. Ito, bago to, yung mga baybahay na to. Bagong, bago. Dakap yung krusik. Yan. Makaikot na tayo. Yan, patapos na yung mga bahay sa kilid namin. May nakilala ako sa mall na dalawang mag-asawang Pilipino. Dalawang, ayong mag-asawang Pilipino. Dito nakabili daw silang bahay dito, yung bagong gawa na. Parang duplex siya, pero separate. Maganda. Yan guys, malapit na tayo sa bahay, nakaikot na rin tayo. Parang lumagpas yata tayo ng 15 minutes. Kasi sa nangangalahati na ako, naglalakad na ako. Kasi para ma-explain ko sa inyo yung lugar dito sa malapit sa bahay. So bali doon yung nakuta natin ni doon. Yan, 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 yan. Hanggang dito. Yan. Gusto ko nang magkaroon ng ganito guys, oh, kasi mahilig ako sa fishing. Pero nasa mga 30,000 daw, yun eh. $30,000. Kailangan pang mag-ipon. Kasi hindi naman yan talagang kailangan eh. Ang kailangan lang dito, yung kotse. Pero pag gusto mong mahilig ka sa mga fishing, mga maliligo, ganyan, pwede yan. Pero hindi pa ganun kailangan. So guys, yun, malapit na tayo sa bahay. So, salamat sa panood nyo sa vlog ko na to na walking at saka jogging. So, sa ulitin, salamat sa panood, Kuya Dong! Yeah!